Magandang araw sa inyo mga boss. Bali ngayong araw na to, ituturo natin yung step by step kung paano gumawa ng metal paring installation na top design na ceiling. Bali may ginawa na tayong video noon, kaya lang yung video na ginawa natin ay mauga. Maraming nahihilo. Maraming nag-comment sa akin na nahihilo sila. Bali ngayon, ulitin natin para mas madali ninyong maintindihan at hindi nakakahilong tignan. Bali, tuturo rin natin ng step by step. Okay? Tara, punta natin mga boss. Mag-umpisa na tayo. Ayan mga boss. Bali, bago natin umpisan yung gagawin natin metal paring installation, bali, papakita muna namin kung ano yung mga kailangan natin gamit tsaka materyales. Okay, yung kailangan natin, tutulungan tayo ni Amboy pakilala yung mga gamit natin. Ito po mga boss, yung lagare. Lagare, ginagamit yan sa gypsum board, sa mga kantuhan. Kung kinakailangan, gagamit tayo ng ganyan. Lagare. Tapos yung lagaring bakal sa kornisa. Sa kornisa, ginagamit yan. Oops, yung... Tapos, tansi. Tansi. Para tuwid po ang ating... Kailangan natin yan para pang ano natin dun sa mga lalagyan nating metal paring. Ipapakita natin mamaya kung paano gamitin yan. Okay? Yung riveter, kailangan din natin yan. Tapos, gunting. Metro. Tapos, eskwala. Lapis, martilyo, pitik, cutter, plies, screw, tapos yung spatula. Yan, kailangan natin yan sa pagkukornisa at sa pagmasilya ng board. Tapos may hulog pa dun pero hindi na natin kailangan yan. Ginagamit natin yung hulog pag nagpa-partition tayo. Tapos, isa pang kailangan natin na gamit ay yung drill bit. 1/8 yung size niya. Tapos yung screw bit. Yan yung screw bit. Tapos gypsum screw kailangan natin. Gypsum screw na D1, yung pointed, yung ano niya. Pointed yung dulo niya. Tapos concrete nail. Bali, dalawang klase yung concrete nail na gagamitin natin mga boss. Yung tiny tsaka yung tiny tsaka yung ipaganinyan mo. Paganon. Yan. Yung tiny tsaka yung makapal yung concrete nail na normal. Tapos gagamit din tayo ng paring clip. Yan, paring clip. Tapos blind rivet, 1/8 by 1/2 yung size na gagamitin natin. Tapos kailangan din natin ng wall angle. Yan, tapos yung sample ng wall angle natin mga boss. Tapos paring. Paring, tapos yung carrying channel. Yan. Siyempre kailangan din natin ng level hose. Yan. Tapos kailangan din natin ng barena. Yan, yung isang barena kasi walang hammer yan. Yung kulay green, may hammer yon. Gagamitin natin yon sa pagbarena sa taas. Yan. Yan yung bali yung drill bit natin mga boss, yan yung pangbato, 1/8 din yung size nito. Bali, babarenahan muna natin yung concrete bago natin pakuhan ng D1. Pero pag wala kayong D1 na concrete nail na yung tiny, yun palang gagamitin natin yung concrete nail na mas makapal sa taas. Yung D1, yan. Ayan yung gagamitin natin sa taas mga boss. Yan. Tapos doon sa wall, ang gagamitin natin concrete nail, yung manipis. Kung wala kayong mabiling ka ditong concrete nail mga boss, pwede rin yung isang concrete nail.
Kasi yung manipulate kasi pwede nang i-direkta yon, hindi hindi lumiliko. Hindi mahirap ibaon, kaya yun ang ginagamit namin. Pero pwede rin yung maliit na makapal na D1 na concrete nail. Tapos kailangan din natin ng gypsum board. Yan yung gypsum board, bali nakatapos na tayo. Tapos yung pangmasilya natin, ito yung kailangan natin pangmasilya, yung USG Boral Premium Jointing. Yan mga boss yung ano niya. Tapos yung pagkabit ng kornisa, itong ginagamit natin, kinakabit natin kornisa, premium cornice, Boral, product din siya ng Boral, Boral premium cornice. Balit yung kornisa ang ilalagay natin. Itong kornisa natin mga boss, plaster cornice yan, o kaya gypsum cornice ang tawag dyan. Kami rin yung gumagawa niyan, pinapabrikit namin sa bahay. Bali, ang product na to ay gawa sa Plaster of Paris. Okay, pwede na tayong magsimula. Okay, bali dito sa ano, dito sa gagawin natin, nakapag-nibil na sila. Nilagay na nila yung ano, nakapag-nibil na sila, tapos nilagyan na nila ng walang gel. May walang gel niya, may walang gel na sila. Bali, itinuro ko na rin kung paano mag-level. Yan, tapos ginamitan natin ng pitik. Yung wall niya, pagkatapos natin ni-level sa bawat kanto, nilagyan natin ng pitik. Tapos nilagyan ng walang gel. Tapos yung taas na ginawa natin na tube light ay 20 cm. Nagpatas tayo ng 20 cm dyan. At yung kapal niya, kapal ng complete natin ay 40 cm. Tapos magpapa yung paloob ng cove light ay 15 cm yung paglalagyan ng ilaw. Okay, bali dito sa walang gal, nagpataas tayo ng 20 cm. Okay, bali papakita ko yung fabricate para maintindihan. Ito yung fabricate. Ito yung makikita sa labas. Tapos ito yung pinabricate natin, nagpano tayo ng 15 cm. Umatras tayo ng 15 cm. Yan. 15 cm, tapos ito yung 20 cm. Wala dito. Itong haba nito ay 40 cm. Okay? Bali ang height ceiling natin doon sa 20 cm. Yan yung paglalagyan ng paring. Pag naglagay tayo ng paring. Tapos, naglagay tayo ng carrying channel. Paglalagay ng carrying channel. Bali ito yung inabangan natin. Ang spacing niyan mga boss ay 80 cm. 80 cm yung bawat spacing niyan. Nagpataas tayo ng 20 cm dito. Yung paglalagay natin ng carrying ay magiging 22 cm. Kasi yung paring natin is 2 cm. Ito. Ito yung kapal ng ano, nakapaibabaw kasi dito yung carrying natin. Bali, papakita natin mamaya para lalo nyong maintindihan. Tapos, nakapagabang na rin sila ng paglalagyan ng carrying channel. Bali, nakapagpako na sila doon. Yan, nakapagpako na sila. Bali, carrying channel din yung nilagay natin dyan. Yan yung pagbabarinahan ng carrying channel natin. Okay, makikita nyo doon sa ano, nakapako siya. Yan, nakapako yung carrying channel natin. Binarinan natin ng pangbato. Tapos ipinako natin ng concrete nail, yung mga kapal na concrete nail. Okay. Pagkatapos niyan, pagkatapos lagyan ng 80 cm doon sa paglalagyan na sa kabila, ganun din. Dapat magkatapat yon. Yan, magkatapat yan. Yung 80 rin dyan, tapos 80 dito. Kung isang ka nagsimula, magsimula ka dito, dapat magsisimula ka rin dito. Dito banda. 80, 80, 80, ganun. Tapos dito naman sa framing mga boss na ginawa natin. Kasi 40 cm yung ginawa nating framing, kaya mag-ano tayo rito, maglalagay tayo ng paring. Ay, walang gal na putol-putol.
Bali ang sukat niyan. Okay mga boss, bali ang spacing niyan mula dun sa gilid ay gumawa tayo ng spacing na 40 cm. Yan pala yung ano, 40 cm tapos atras ka ng 15 cm doon sa 40 cm kasi yun yung complete na gagawin natin. Ipakita mo nga po pag itsura niyan pag nilagay. Ito. Yan. Dahil sa kamera, doon sa baba, Yan, bali yung isa pa. Mag-gano ka ng isa. Ganyan yung magiging itsura niya mga boss. Hindi, doon ka po, yan. Ganyan ang magiging itsura niya mga boss. Ngayon, ang paglalagay ang ano natin dyan mga boss, kaya yung sukat niya ay 15 cm, magpapaloob tayo dyan ng 15 cm. Pero yung makikita dito sa labas, yung kapal niya talaga ay 40 cm. Bale yung kob yung sinasabi kong sukat yung 15 cm. Bale ganyan yung magiging itsura niya. Ipapaliwanag natin mamaya para malalang nyo maintindihan. Bale na gano'n tayo, naglagay tayo ng ulanggal dyan. 25 cm plus 15 cm. Tapos 2 feet, tapos dito ka na naman magsisimula, 25 cm tapos plus 15 cm. Yun ang ginawa nating framing dyan sa ulanggal. Bali kung ano yung ano nyo dyan, sukat nyo dyan, dapat magkatapat sila dito sa kabila. Ganon din dapat yung sukat nyo dyan. Kung anong sukat dito na ginawa ninyo, dapat nakasukat din dito sa kabila. Paras lang dito sa kabila. Yan mga boss. Okay? Sa ngayon, sa ngayon, gagawa muna tayo ng magkakabit muna tayo ng paring tsaka caring channel. Okay, umpisa na natin mga boss. Okay mga boss, bali na ikabintan nila yung paring. Ngayon, naglagay kami ng tansi. Diyan makikita nyo dyan. Punta natin sa taas. Okay. Bali, ang pagkabit ng paring clip mga boss, ganito lang. Ganyan nyo lang mga boss. Dapat naka-alternate doon sa kabila. Nakaganyan. Ngayon dito, pabaliktad naman ang paglagay natin. Yan, tapos itutupin nyo rin. Yan. Alternate siya mga boss. Ganyan ang paglagay. Tapos sa tansi naman, nagpababa tayo ng yung eskwala kung yun.
ng 2 cm. Hello. Bali nagpapaba tayo ng 2 cm dito mga boss. Yan, makikita nyo dyan. Nasa 2 cm yung binabaan natin. Bali ayusin natin yan, dapat 2 cm. Tapos pag maglilevel tayo, naka-ano yan, nakatapat sa carrying channel natin. Makikita nyo, nakatapat yung ano natin, yung tansi natin sa carrying channel. Yan. Tapos pag mag-level tayo mga boss, siyempre nagpababa tayo ng 2 cm. Eh, ang taas ng ano natin mga boss, ng, ang taas ng kublet natin is 20 cm. Kaya 20 cm dapat yung magiging level natin pag mag-fix tayo. Kung ano yung metros? Bali, ito yung magiging 22 cm. Yan, dapat naka 22 cm yung tansi natin mga boss. Kasi nagpababa tayo doon sa wall angle ng 2 cm. Pag nag-level tayo mula dito sa paring, at sa tansi, dapat nasa 22 cm pag nag-level tayo. Saka tayo mag pipix ng hanger. Ito yung hanger. Babarinan natin dito mga boss. Para siguradong pantay yung paring natin. Okay. Yan, sige, barina. Barinan nga natin. Okay, yan mga boss. Nakikita natin nasa 22 cm yung metros natin. Pag naka 22 na, ibig sabihin naka-level na yan, pwede na tayo mag-fix. Ibaray na natin dito. Bitaw na yan pero guguntihin natin yan para hindi nakaistorbo. Balik ito lang pag-guntin mga boss. Guguntihin natin yan. Tapos iliko mo. Yan. Okay. Ganyan lang mga boss. Para pa iman. Okay. Ganun din naman mga boss sa kabila. Yan po yung paggamit ng tansi. Para ng paggamit ng tansi mga boss. Sa pag-level, isa yan sa gamit ng tansi. Sa kitchen. Okay, okay, ganyan lang mga boss. Tapos sa pagpako ng hanger natin, ganyan lang boss ito. Bali, binarin na natin yung pangbato. Saka ipinasok natin yung pinako natin yung concrete nila na di uno. Yan. Yan yung itsura niya mga boss.
Okay, mga boss, bali nandito tayo sa gilid do sa pagsisibulan natin. Bali nagpa ano tayo ng 25 cm. Nag-eskwala tayo, gumamit tayo ng eskwala. Ito na siya nung inano natin itong guhit na to. Yan. Pagkatapos natin malagi ng ano na eskwala natin, magkano tayo ng 15 cm. Ito yung 25 cm, magkano tayo ng 15 cm mula dito. Yung mentos na mas para makita nila. Yan. 15 cm. Bali na sa gilid yung guhit dito kay magbabarena sa ginta. Dapat andito yung guhit ninyo, tapos diyan kay magbabarena. May kita sa paring nasa gilid siya. Tapos dito sa kabila, ganun din, nasa gilid pa rin siya yung guhit ninyo sa 15 cm. Tapos kuha tayo ng 2 feet mula dyan. Pag yun yung 2 feet dyan. Ayan. May kita ko doon. Naka 2 feet. Ayan, naka 2 feet na siya. Ayan, pero yung barena niya nasa gitna na. Yung paring natin nasa gitna na. Wala na sa gilid. Wala na dito sa gilid, kundi nasa gitna na yung guhit natin. Doon na rin tayo magbabarena. Alisin mo para makita nila. Ayan, dito na siya. Ayan. Bali, nagano tayo rito, 25 cm. Papunta rito, tapos nag 15 tayo. Tapos 2 feet, ganun na rin. Tapos doon sa gilid, pagdating doon sa gilid, ganun na naman gagawin natin. Punta tayo sa gilid, kung mag-umpisa tayo roon, 25 cm, tapos plus 15, tapos bola doon sa 25 cm, mag-tupit tayo ulit ng paring. Okay? Bali, nagawa na nila yung step natin. Bali, lagpatas tayo ng, mula dyan, lagpatas tayo ng 20 cm. Okay, bali, magkakabita tayo ng fabricate na paring ngayon. Okay, yan mga boss, bali pakita ko muna tong ano, kabilang gilid. Bali, doon yung inexplain ko kanina, nagtupit-tupit tayo dyan. Hanggang dito yung inabot ng tupit. Yan, kasi dito ang gagawin ulit natin yung ginawa natin doon sa kabila. Mag-25 tayo dyan, tapos plus 15. Tapos yung zero ho na to, hindi na siya tupit kasi doon tayo nagsimula nagtupit. Parang zero ho na lang ito, bali tupit ito man dyan. Okay? Nagsimula tayo ng 25 rito, tapos plus 15. Ganun din yung guhit na makikita nyo kung paano magbarena. Yan, pupukas natin. Yan, ganyan itsura niya. Andyan yung guhit. Ayun, yung guhit, tsaka yun. Tapos dito sa may doon, nasa gitna na yung guhit. Diyan na rin tayo magbabarena. Okay? Okay, mag-umpisa na tayo maglagay ng fabrication. Magtansin na tayo, mabating. Ayun, magtatansi uli sila para dun sa 40 cm. Okay, bago tayo maglagay ng fabrication, maglagay uli tayo ng tansi. Bali nakalatag na yung mga tansi doon. Galito yung paglagay ng tansi. Binatin mo, tapos ipagit mo nga pare. Ayan. Pag-transit mo nga rin, sa kabila ulit. Okay. Okay. Ay, kabila. Pagkita mo yung problema. Isip mo simple. Yan lang. Yan lang mga boss. Sige man. Pagkita mo ito yan. 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 Ulitin mo nga. Hindi makikita masyado. Yan. Una nagbilog ka, tapos ayun, patatagpan ng gamit. Huwag mo kasing binatin ulit. Okay, ikaw ang baba rin. Video mo ito yung mag tayo tayo. Hmm?
Ito yung ilalagay natin doon sa lid. Oh, ulit, isa pa. Mga boss, ganyan lang mga boss. Ganyan muna siya. Ganyan, ulit. Ilagay na lang natin. Ganyan lang. Tapos ilalagay ko doon sa kabila. Ulit, ulitin natin. Ganyan natin. Kukunin natin yung nasa ilalim. Tapos yan. Ito yung may ilalagay ko. Tapos ilagay na lang natin. Alis, ulit. Alis, yan. Yan siya. Okay, nakabit na. Doon sa kabila naman. Lagay niyo na sa kabila. Okay, pag nilagay na yung tansin natin mga boss, kasi ito yung sukat ng cob light natin, 40 cm. Pati dito sa kabila, 40 cm din ito. Sukatin muna natin kung naka-accurate ba yung 40 cm. Tama ba yan? Nakikita natin dyan 40 cm siya. Pag hindi siya naka 40 cm mga boss, i-adjust nyo yung nilagay natin to na tansi. Tapos dito sa kabila naman ganun din. Yan, dapat naka 40 cm din. Yan, tama, naka 40 cm siya. Okay. Lahat lang kanto dapat na nakasukat ng 40 cm. Yan, may mga tansi na yan doon naka 40 cm na lahat yan mga boss. Okay, pwede na tayo maglagay ng fabricate natin na cob light. Pipitikan muna pala natin mga boss para siguradong straight. Yan. Pakita mo kung paano ka naglagay ng ano. Yan. Bali doon sa tanse, iniskwala natin mula sa taas para 40 cm yung ano niya. Tapos nilagyan natin ng guhit. Yan yung guhit. Scope natin. Yan. Tapos magkukup tayo, magpapaloop tayo rito ng 15 cm. May guhit na rin. Nakikita nyo dyan. Okay. Ganon din sa kabila mga boss. Lagyan na rin nila doon sa kabila. Kapitikan na isaw. Ayun, pipitikan natin. Luban. Dito naman nagagamit yung pitik natin. Isang ano, kailangan natin ng pitik. Para hindi na natin isa-isahin na iskwalahin. Magkabilang dulo lang yung ginawa natin. Okay, may kita ninyo. Meron na. Meron na mga guhit. Ayan. Kasi napitikan na natin. Ayan, may guhit na siya. Ayan, may guhit niya. Hindi lang masyadong nakikita sa camera. Pero nakikita natin. Okay. Ngayon, maglalagay na tayo. Doon sa mga 15 cm. Punta tayo sa kabila ulit. Ayan mga boss. Nakikita nyo, nakasakto siya sa paloob natin na 15 cm yung pinaprecate natin. Ayan. Babaray na. Dapat, pag nagbaray na tayo po, mga boss, dapat nakatapat yan doon sa tansi. Pag sumobra mga boss, bawasan yung nasa dulo. Pag sumobra yung sa tansi ito. Pag kulang, itusog na lang. Itusog nyo na lang. Awan, isa. Iban. Ana. Yan, makikita nyo, nakatapat na sa tansi. Pag sobra yung fabrication, magbawas po tayo rito dito sa banda sa pader. Yung fabrication natin, pinabrigate natin paring, magbawas tayo dyan. Pag sumobra sa tanse.
Ngayon, pag nagkulang, pwede nyo i-adjust yung paring natin kasi medyo makapal naman itong one angle natin. Okay. Yan, yan na yung purpose nun, yung ginawa natin, training. Yan. And then, titignan nyo rin kung nakano sa atanse bago nyo ba rin ang wala. Pagluluko yung barena natin, mga boss. Okay, dapat nakatapat sa pansin yung dulo bago natin. Nalis yung pansin. Lagayin natin ulit. Okay, yan yung purpose ng ginawa natin framing, mga boss. Yan. Pagayin pa yung mga boss. Yan yung mga boss. Yan yung tsura niya, mga boss. Nag 15 tayo doon. 20 cm yung palawag nito. Ito 20 cm. Makita nyo, nagpalabas tayo ng 15 cm. Yun na yun, mga boss. Yan yung purpose nung itong paring na to. Yan yung purpose niya. Yan. So, titignan nyo dyan. Ganyan yung tsura niya. Tapos dito sa kabila, ganyan naman. Yan. Okay, ilagay na natin yung ibang fabricate natin. Yan, ganyan lang yung ano, tsura ng fabricate, mga boss. Barena lang, makikita nyo yan, may guhit din ito. Yan, bali yung kapal nito ay 40 cm yung haba niya. 40 cm, tapos dito, mula dito, nagpataas tayo ng 20 cm. Mula dito sa dulo nito, tapos hanggang dyan. 20 cm, tapos naglagay tayo ng extra na pagbabarinahan ng paring natin sa paring din. Yan. Yan yung tsura niya, mga boss. Yan. Okay. 20 cm mula dito. Tapos kahit stress lang yung ilagay natin yung pagbarinahan, okay na. 3 cm. Yan, sa kabila ng boss, ganyan yung tsura niya. Yan, ganun din yung sukat niya, mga boss. Pati yung fabrication, ganun din. Okay, tingnan natin yung ano. Diba? Ilagay natin yung ibang paring. Nilagay na natin yung fabrication na pinaliwanag natin kanina. Nilagay na lahat. Bali, yan yung itsura niya, mga boss. Yan. Bali, itong mga ano, dito sa baba, naka-eskwala yan doon sa taas. May guhit na rin yan. May kita nyo. Nakaguhit. Yan. Tingnan nyo. Yan. Yan. Nakaguhit din yan. Naka-eskwala doon sa taas yan. Okay? Tapos, nilagay na natin. Pwede na natin alisin yung tanse. Okay, alisin na yung mga tanse. Slowly. Ayan. Kasi may basehan na tayo. Naka, ano naman na to. Naka-straight naman na yan. Naka-tanse na rin siya. Pwede na natin alisin yung tanse. Tapos, ilagay natin yung paring.
maglalagay tayo ng paring dito, ditong banda. Yan sa may dulo. Lalagyan natin ng paring yan. Alisin na natin tanse para hindi nakakasagabal. Okay, lagyan natin paring. Ilagay na natin yung paring mga boss, nilagay na natin. Yan siya. Okay, nakikita nyo, ganyan yung pagka-parena nyo. Ganyan yung itsura nya mga boss. Bali yung susunod na gagawin natin yung paglalagyan ng ilaw. Laging napapagalitan si Piolo. Si Papa P. Laging napapagalitan ni Forman. Mga biruan lang naman nila yung mga boss. Okay. Alin natin yung gitna niya. Susukatin natin yung gitna niya para malagay yung blocking na pag-iskuruan ng ilaw. Okay, ilagay na natin yung paglalagyan ng ilaw mga boss. Bali dyan kasi ilalagay yung iba pa rin na yung circular light natin. Dyan ilalagay yung circular light. Yan yung pag-iskuruan niya. Eh, pero pag ano, pag chandelier yung ilalagay dito mga boss, lalagyan pa natin ng hanger yan dapat dun sa may gitna niya, yung sa mismong tapat ng paglalagyan ng wire. Lalagyan natin ng hanger yan, magkabilaan para mas matibay kung chandelier ang ilalagay. Pero pag circle light, okay na yan. Okay, yan na yung business project natin sa metal paring installation. Yan yung itsura niya mga boss. Bali yung framing na ginawa natin dito ay 2 feet 2 feet. Pwede rin kang gumamit ng ano, mag-spacing ng 40.6. Tapos gumamit na lang kayo ng board na 9mm. Bali yung gagamitin namin dito kaya 2 feet 2 feet mga boss ay 12mm yung gagamitin namin gypsum board. Yan, bali itong framing na to, siguradong matibay na, garantisado na to. Kasi yung iba, iba yung style nila sa pagpe-frame. Ito, subok na namin, ilang taon na. Marami na kaming ginawang bahay na malalaki na ganito yung framing na ginawa namin, mga proseso. Marami na kaming ginawang bahay. Hanggang ngayon ay okay pa naman yung installation namin doon sa ceiling, mga project na ginawa namin. Bali, papakita ko yung mga project na natapos namin na ganito yung framing namin para may katunayan na tatagal itong framing na ginawa namin. Tapos, bukod pa dun sa mga boss, dun sa experience namin dito sa pagpe-framing ng ganitong klase, ganitong diskarte, bukod pa dyan, nag-seminar din kami sa Boral Products. Bali, pinag-seminar kami kung ano ba yung tamang spacing ng mga paring natin. Bali, in-apply na lang namin dito sa trabaho namin mga boss. Ang nagpa-seminar sa amin ay yung Boral Product Philippines, USG Boral, yung pinagbibilan namin ng Junsum Board.
at mga pangmasilya, mga pangkornisa. Doon kami nag-seminar para dito, mga boss. Hindi lang sa experience, pati sa seminar, ito yung tinuro na sa amin na pamamaraan. Pwedeng gumamit ng 61 o kaya 2 feet, sabi nyo. Pwede rin mag-spacing ng 40.6. Okay, bali yan yung part 1 ng metal paring installation natin. Okay, para makakitang matibay, titestingin natin na bumitin dito para makita natin kung gaano katibay yung metal frame natin. Okay? Nasa na si Piolo tsaka si Insong. Insong, yeah, mag-beating nga kayo doon para siguradong matibay. Para makita nila. Tama din po ah. Kahit hindi ko makikiring, sinumbangin. Okay, yan mga boss. Titestingin natin kung gaano katibay yung ginawa natin. Ayan, bitin nga kayo mga magpakita kayo. Bitin. Ipakita yung lumulutang kayo. Yan. O, doon sa kabila. O, yan, sa kabilang bangir. Ayan. Yan, bitin. O, dalawa kayo doon. Doon kayo, dalawa kayo banda ron. Sige. Okay. Ayan, kaya, bitin. Sabay kayo. Yan, o. Yan mga boss, metal paring quality yung installation natin. Okay, pwede na tayong magtakip sa part 2. Bali ito yung part 1. Para ibahin ko na lang yung part 2 para hindi masyadong mahaba yung video natin. Okay mga boss.